Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics 2, Quarter 3, Week 3. Ang pamagat ng ating aralin ay paglalarawan ng pagpaparami at paghahati-hati bilang inverse operations. Bilang panimula, sa nakalipas na taon ay napag-aralan mo na ang pagdaragdag ay kabaligtaran ng pagbabawas. Natutuhan mo kung paano gamitin ang pagdaragdag upang maisagawa ang pagbabawas. Sa araling ito ay matutuhan mo ang paglalarawan ng pagpaparami bilang kabaligtaran sa paghahati-hati. Tignan ang halimbawa sa ibaba. Pag-aralan kung paano ipinakita na ang pagdaragdag ay kabaligtaran ng pagpaparami. Inayos ni Jocelyn ang 24 perasong bulaklak sa apat na beses ng pagkakaparehong bilang. Ilang perasong bulaklak ang laman ng isang base? Tingnan natin ang kanyang division sentence sa ating binasang kwento. 24 divided by 4 is equal to 6. Ang kanya namang multiplication sentence ay 6 times 4 is equal to 24. Sa division sentence, ang 24 ay ang tinatawag na dividend. Samantala ang 4, siya namang divisor. At ang 6 ay ang quotient na sagot sa division. Samantalang ang multiplication sentence naman nito ay yung 6 ang tinatawag na multiplicand. Ang 4 naman ay multiplier. At ang sagot na 24 ay product. Naintindihan ba mga bata? Tingnan natin. Ipinapakita rito na ang pagpaparami ay kabaligtaran ng paghahati-hati. Sa English, ito ay tinatawag na division is the inverse operation of multiplication. Ang dividend sa isang division sentence ay ang sagot o product naman ng isang multiplication sentence. Tulad nito, samantalang ang divisor at ang quotient ng division sentence ay ang multiplicand at multiplier ng isang multiplication sentence. Katulad nito. Naintindihan ba mga bata? Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sipiin sa papel ang mga equations. Una ng patlang ng tamang bilang. Number 1, 4 times 2 is equal to 8. 2 times blank equals 8. 8 divided by blank equals 4. Blank divided by 4 is equal to blank. Tingnan natin kung ganito ang inyong naging sagot. Magaling! Tingnan naman natin ang number 2. 5 times 7 is equal to 35. 7 times 5 is equal to blank. Blank divided by 5 is equal to 7. 35 divided by 7 is equal to blank. Tingnan na natin kung
ganito ang inyong naging kasagutan? Magaling. Number 3. 3 times, 8 times 3 equals 24. 3 times blank is equal to blank. 24 divided by blank is equal to 8. 24 divided by 8 is equal to blank. Ang tamang sagot ay ganyan din ba ang inyong mga sagot ng mga bata? Subukan naman natin ang number 4. 7 times 6 is equal to 42. Blank times 7 equals blank. 42 divided by 6 is blank. Blank divided by 7 is equal to 6. Ang tamang sagot ay ayan. Tama ba ang mga sagot ninyo? Magaling! Subukan naman natin ang gawain 2. Isulat ang products o sagot sa multiplication sentence upang mapunan ang patlang ng division sentence. Number 1. 7 times 3 equals blank. 3 times 7 equals blank. Blank divided by blank is equal to blank. Blank divided by blank is equal to blank. Handa na ba kayong sagutan natin ang number 1 mga bata? Tingnan nga natin kung ganito ang inyong naging kasagutan. Magaling! Subukan naman natin ang number 2. 4 times 8 equals to blank. 8 times 4 is equal to blank. Tamang sagot ay ganyan din ba ang inyong mga naging kasagutan? Magaling! Number 3. 8 times 9 equals blank. 9 times 8 is equal to blank. Tamang sagot ay okay, tama ba kayo mga bata? Very good! Laging tatandaan na ang inverse operations ng multiplication sentence ay 7 times 8 is 56. 7 ay ang multiplikan. Ang 8 naman ay ang multiplier. At ang sagot na 56 ay tinatawag na product. Samantalang sa division sentence naman, 56 divided by 7 is 8. Ang 56 ay ang dividend. Ang 7 naman ay ang divisor. Samantalang ang 8 na sagot ay quotient.
subukan naman natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat ang angkop na product upang mabuo ang multiplication sentence. Isulat sa patlang ang dalawang kaugnay na division sentences. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Gawing gabay ang ibinigay na halimbawa. Halimbawa sa unang bilang. Okay, subukan nang gawin ang number 2. Ang tamang sagot ay 3. Number 4. Nagawa niyo ba mga bata? Sige nga, subukan uli natin ang isa pang gawain sa pagkatuto bilang 2. Buuin ang multiplication sentence sa ibaba. Ibigay ang dalawang division sentences kaugnay nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Tamang sagot ay 2. Okay, ganyan din ba ang inyong mga kasagutan? Magaling. Number 4 at number 5. Tamang sagot ay ng tamang salitang kukumpleto sa pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Ang pagpipilian ng mga salita ay A. Pagpaparami, B. Reverse, C. Subtraction, D. Pagdaragdag, at E. Division. Okay, handa na ba kayong magsagot? Tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan sa number 1. C. Number 2. B. Number 3. D. Number 4. E. At number 5. A. Tama ba ang inyong mga kasagutan? Magaling! Ang ating sanggunian sa araling ito ay Mathematics 2, Quarter 3, Week 3, Vote 4A, Learner's Material. Salamat sa panonood and God bless everyone!